Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video, ay itutuloy natin yung series natin on fraction with regrouping. Sa previous videos, natapos na natin yung addition of fraction with regrouping. Kaya sa video na to, gagawin naman natin ay subtraction of fraction with regrouping. So katulad sa previous videos, dapat pag nag-subtract with regrouping tayo, naka-align din vertically yung ating fractions, no? So we have 9 and 4 fifteenths minus 6 and 7 fifteenths. Pag nag-subtract tayo ng mixed numbers, dapat unahin muna natin yung fractions, no? So here we have 4 fifteenths minus 7 fifteenths. And kung mapapansin nyo, mas malaki yung ating subtrahend, no? Mas malaki yung 7 fifteenths sa 4 fifteenths. Kaya hindi tayo makapag-subtract agad. Ang gagawin natin ay magbabarrow tayo ng 1 from 9, no? So yung 9 natin magiging 8. Tapos yung 1 na binarrow natin, idadagdag natin siya doon sa 4 fifteenths, no? So 4 fifteenths plus 1. Yung 1 gusto natin gawing fraction yan, di ba? At dapat similar fraction siya doon sa 4 fifteenths para madaling i-add, no? So para siya maging similar fraction, dapat 15 din yung kanyang denominator. And since we're adding 1, dapat 15 din yung numerator niya kasi 15 fifteenths is 1. So this is equal to 1, di ba? So adding, we have 4 fifteenths plus 15 fifteenths is equal to 19 fifteenths. So, ibig sabihin, yung 9 and 4 fifteenths natin, naging 8 and 19 fifteenths. Tapos, pwede na nating i-subtract yung 6 and 7 fifteenths. So, 19 fifteenths minus 7 fifteenths is 12 fifteenths. And 8 minus 6 is equal to 2. So, final answer na ba ito? Hindi, no? Kasi hindi pa natin na reduce to lowest terms itong 12 fifteenths. Pag nireduce natin yan to lowest terms, we divide both the numerator and the denominator by 3. That becomes 2 and yung 12 fifteenths, we divide by 3. Yung greatest common divisor ng 12 and 15, this becomes 4. Fifths. So, 2 and 4 fifths. So, bakit natin siya tinawag na regrouping? Kasi, kumuha tayo ng 1 doon sa 9, tapos yung 1 na yun, ginrupo natin siya doon sa fraction. Kaya nagkaroon tayo ng 4 fifteenths at saka 15 fifteenths, which is yung 15 fifteenths natin, yan yung equal to 1 natin dito. Okay? Magre-regroup lang tayo pag mas malaki yung subtrahend natin kaysa sa minuend. Halimbawa, ang given natin ay 9, 11 fifteenths minus 6 and 7 fifteenths. Mas malaki yung ating minuend. Kaya hindi na tayo magre-regroup. Diretso na yan. Magiging 4 fifteenths. And then 9 minus 6 is equal to 3. So ginagawa lang natin yung regrouping sa subtraction pag mas malaki yung subtrahend natin a fraction. Alright, so sana maliwanag, no? In the next video, we will have more examples on subtraction of fractions with regrouping. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito sa ating series. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I'll see you in the next video. Keep safe.